Maligayang pagbabalik mga kasolid, Mark Magsayo, nalungkot sa nangyari, Abelara, kondisyon sa ospital, kaanak, nag-iyakan. Naoya Inoue, nagpakita ng bato-batong katawan. Casimiro, ipinagtanggol ng MP. Pero bago yan mga kasolid, gusto ko munang i-congratulate ang Choco Mucho sa pagkapanalo sa laban kontra Signal sa semi-final. Sila na nga ang lalaban sa kampiyonato. Shoutout kay Tiana Wong. Para sa ating unang balita mga kasolid, Marlon Tapales nagpakita ng magandang kondisyon. Hindi rin nagpahuli itong Japanese monster. Nag-flex din ang kanyang bato-batong katawan. Kitang-kita natin na bukol-bukol na ang kanyang mga muscle. At handang-handa na rin makipagbangasan at makipagbakbakan para sa undisputed showdown. Banat ni Marlon the Nightmare Tapales, hindi siya natatakot sa Japanese monster at sa katunayan ay gagawin niya ang kanyang 100% para makuha ang panalo sa tinaguriang monster ng Japan. Tila nakalusot nga itong si Naoya Inoue sa bada testing na ang iniisip ng nakararami ay gumagamit nga daw ng ipinagbabawal ang tinaguriang monster ng Japan. Big upset nga ang target ng ating kababayan. Samantala, Cuadro Alas General Casimiro, meron na namang pahayag ang kanyang brother coach na si Jason Casimiro Cuadro Alas patungkol nga ito kay Naoya Inoue. Ayon nga kay Jason ay hindi daw lumalaban itong si Naoya Inoue sa kalabang sa tingin niya ay mas malakas sa kanya. Ganito nga daw ang ginawa nitong si Naoya Inoue sa ating pangbatong si Cuadro Alas. Iniwas nga daw ito ng promoter na si Bob Aroma kahit kasado na sana ang bakbakan. Nang mga panahong yun nga daw mga kasolid ay nasa prime na, nasa kalakasan at nasa kondisyon ng ating pangbato kaya umiwas ang Japanese monster. Sa tingin daw ni Bob Aroma may kayang-kaya ni Inoue itong si Tapales kaya ikinasa agad ang bakbakan. Yan nga ang mga naging pahayag ni Jason. Si Tapales, mas malakas pa kay Inoue, nilalaban si Inoue bro. Kasi kami, dati pa, maglaban na sana si ano si Cuadro na sa Inoue. Inilalaban niya si Inoue kung nakita niya mas malakas pa si Tapales sa kanya, inilalaban niya. Nakita niya kasi na mas malakas pa siya kay ano. Hindi ko naman sinasabi na mahina si ano, pero mas malakas si Inoue. Ano sa palagay niyo mga kasolid, may punto ba ang mga sinabi nitong si Jason Casimiro? Sa kabilang balita naman mga kasolid, Mark Magnifico Magsayo, bagamat nakuha nga ang panalo kontra sa kalabang Mexicano via round 3 knockout, pero nalulungkot naman ang ating pangbatong si Magsayo sa kalagayan ngayon nitong kanyang nakalabang si Isaac Abelar. Nag-iyakan nga ang mga kaanak nitong Mexicano matapos sapitin ang isang matinding pagbagsak sa laban kontra Mark Magnifico Magsayo. The crowd was worried about Abelar for some time as he lay prone on the canvas not moving. However, a short time later, he sat up. As a precaution, doctors put him a neck brace and subsequently took Abelar to the hospital. World Boxing News is actively seeking updates on his condition. Dahil nga dyan, ang ating kababayang si Mark Magsayo ay nananalangin para sa kaligtasan ng kanyang opponent. We are boxer and outside the ring, we are brothers. Ganyan din ang sinapit nitong si Julio Ceja nang makalaban ng ating pangbatong si Mark Magnifico Magsayo. Nakadalawang araw nga ito sa ospital. At paggalingan nitong si Julio Ceja ay tuluyan ang nagretiro at hindi na muli pang lumaban. Kaya marami rin na nagsasabi mga kasolid na pag nakarecover na ito nga si Isaac Abelar, magre-retiro na rin ito sa boxing. Sana nga lamang ay hindi masyadong na-damage itong nakalaban ni Magsayong Mexicano. Abangan pa natin mga kasolid ang mga susunod pang laban ng ating pangbatong si Triple M at sigurado nalalapit na ang kanyang isang world title fight. Sa kabilang dako naman, si Jason Casimiro pa rin ang sinisisi ng nakararaming Cuadro Alas supporters at boxing fans. Patungkol nga yan sa dumaraming haters at basera ng ating pangbatong si Angas ng Pinas.
Iyan nga daw ay sa ginagawa nga pagpapanggap nitong si Jason Casimiro na kunwari ay siya ang angas ng Pinas at siya ang kampiyona dahil sa kanyang mga ipinopost sa social media. Tila ipinagtanggol naman ang kanang kamay nitong si Sean Gibbons na si SP ang ating pangbatong si angas ng Pinas. Ayon nga dito kay SB ay kilala niya daw itong si Cuadro Alas General Casimiro. Medyo matalino nga daw ito. At ipinagtanggol nga niya ito sa mga haters at baser at sinabi nga si Jason Casimiro daw ang nagpopos at hindi ang General Casimiro. Alam na alam niya daw ang kalidad ng isang Cuadro Alas kung ito ay nasa tamang kondisyon lamang. Kung ito nga daw ay nakukondisyon at naaalaga ang mabuti mga kasolid, siguradong lalabas ang pagkaangas nitong si General Casimiro. Katulad nga ng pagtitraining nito ng under pa ng MP promotion. Kitang-kita daw ang lakas, diskarte at kondisyon nitong si General Casimiro kung ikukumpara sa mga laban niya sa kasalukuyan na handle siya ng kanyang kapatid na si Jason Casimiro. The Real Monster is here, banat nga nitong si Memo Heredia nung panahong inaalagaan niya pa itong si Cuadro Alas. Hindi nga daw katulad ng nangyayari ngayon sa karera ng ating pangbato. Maraming nag-iidolo talaga doon sa Cuadro Alas. Oo, ayaw naman si ayaw nila sa kapatid. Aminado rin itong alaga ng MP promotion na marami talagang nag-iidolo dito kay Angas ng Pinas. Samantala, nagbigay naman ng paliwanag itong si Jason Casimiro at sinabing may basbas daw ni Marlon Tapales ang kanyang mga ipinagpopopos patungkol kay Marlon. Ano sa palagay niyo mga kasolid? May basbas nga kaya ni Tapales? Isang komento naman dyan na good luck sa laban ng ating pangbatong si Tapales kontra Naoya Inoue. Ilang araw na lamang, bakbaka na. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.